Mabusing, nandito tayo sa Sampaloc, Manila para ipa-ceramic coating natin si Nissan Terra. Halina kayo, ipakita ko sa inyo kung paano ang ginawa nila. Hey sir, my name is Sean. I'm the shop manager of the ceramic hub, sir. Ano ba ang ceramic coating? Well, ceramic coating, sir, it's a thin layer of glass na ilalagay natin sa inyong kotse mamaya. So, sa una, liquid siya. Once na nilapak or nilagay na namin yung ceramic coating sa lahat ng exterior parts ng ating kotse. So, sa amin, hindi lang paint yung nilalagyan, kundi yung glasses, headlights, taillights, even yung mga mags natin ay kinakoating natin. So, it will bond to your paint and suddenly, it will turn it to glass. So, best example of ceramic coating, sir, para tayong nagpa-tempered glass or screen protector. So, most probably, sir, ang ceramic coating, dinisenyo para sa mga outdoors parking. Katulad na lang ng UV rays or arawan, ipot ng ibon, tekta, at saka sa mga mabababaw na gasgas. Pero take note, sir, ha, even though ceramic coating na yung kotse, may posibilidad pa rin tayong magasgasan. Bakit? Usually kasi, nagsisimula ang gasgas kapag mali ang practice sa paglilinis ng isang kotse. Kung madalas, gumagamit tayo ng mga bad habits or ginagawa natin siya. So mamaya, itatakal natin kung paano natin naalagaan ang isang ceramic coating ng kotse. So bago natin siya lalagyan ng coating, ay dadaan muna siya sa mga preparasyon. So ask ko muna, sir, kung gaano na katagal yung ating kotse, sir? Noong January 28. Alright, sir. So almost a month na yung ating unit. So ang difference ng mga units natin kapag brand new car at lumang car, usually sa pagbabuffing. Pero same process, so una natin gagawin is the what we call decontamination wash. Na kung saan, ipa-proper wash natin ng ating kotse, tatanggalin natin ngayon yung mga dumi na hindi kayang tanggalin ng simpleng car wash. Halimbawa na lang po, ng asfalto, acid rain, mga brake dust, usually yun yung mga kayang hindi kayang matanggal ng isang car wash. So sa amin, proper wash tayo para ma-remove kagad natin yung mga contaminants. After that, pasok natin siya sa studio ngayon and saka natin i-inspect muna yung kotse. Kasi usually, minsan si client hindi siya aware sa kanyang condition ng car. So before we do a buffing or what we call paint correction, is chine-check natin maigi kung may mga minimal defects or parang imperfections na kumbaga sa ating unit. So, i-check natin kung may tuklap ng pintura, malalalim na gasgas, or may mga dents po siya. So after that, pakita natin kay client, and then a-aware natin si client na, sir, ma'am, meron na kayong ganito before we do a buffing. So after we do inspection, we will now do a paint correction or buffing na tinatawag. So doon natin ngayon, nire-remove yung mga imperfections na meron tayo. Katulad naman yung mga minimal scratches, swirl marks, hairline, so kaya kumikintab pa lalo yung ating pintura. Bakit? Kasi para tayong derma, tinatanggal natin ngayon yung mga peklat, so para lumabas ulit yung kanyang fresh paint. So after that, labas ulit, at saka natin siya ngayon lalagyan ng, iwawash muna natin siya, at saka natin siya ngayon i-ceramic coating after the whole process, after the whole preparation. So, later on, discuss natin kung ano yung mga dapat natin gawin para malagaan natin yung kotse. Alright, sir? Thank you so much po. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Sir, okay yung ating pintura. Well,
Ang issue ko lang sir, siguro ito normal po ito. Marami siyang mga marka ng tubig ulan. Ayan. So those are called acid rain. So mamaya ilinisip pa natin siya. So we have a final wash kasama siya sa pag-removal. Number 2, nagka-car cover po pa tayo. Car cover. Well, usually dito na to, may mga makikita tayong parang bakas ng car cover. Matama kasi yung mga buckle or something. So may mga minimal hairline tayo. Tapos, number 3, most likely sir, ang marami tayo hairline lang. So as dito sa part na to, dito niya siya, parang may mga buhit ng konti pag nilapitan siya. So, hindi siya kita basta-basta. So, we have a correction light para makita natin yung mga imperfections na meron tayo. Care po ba tayo sa tinatawag na swirl marks? Ito sir. Ito yung part na swirl marks. Kita nyo itong part na to. So, parang siyang web spider sa nitsura. Parang sapot ng gagamba. So, kaya siya nakukuha ng ganyan ay sa kadahilan ng sa pagpupunas is pabilog. Maaaring nakapagpakarush na tayo sa labas. Tapos, ang ginawa nila is pabilog ang ikot. So, ngayon, mamaya, discuss natin yung proper way sa paghuhugas. So, ito ngayon, yung mga nire-remove natin, itong mga swirl marks na to, para mas lumabas pala na yung kanyang kita. So, nonetheless, sir, wala naman tayong naging major problem. You have a light swirls, normal, kasi hindi natin maiwasan po yan, even kahit hindi pa tayo nagpa-car wash before, meron na siya. Kasi, sa kasa, pina-car wash na rin po. So, yun. So, we are here to improve the condition of the paint para mas lalo siyang pumintab at mas lalo siyang protektad. So, yun sir, the rest is yun lang naman yung napansin namin. Wala naman kami nakitang major defects na meron tayo sa ating kotse. So, it's a good situation. Kasi unang-una, wala tayong mga nakita mga tuklap, tents. So, ang gagawin natin, sir, is what we call new vehicle polish. Ano po bang difference kapag bago at luma ang isang kotse? Usually, sir, kapag luma ang kotse, medyo nag-aagresibo tayo sa pagbabuffing. Pero kapag bago siya, months old pa lang, ang magiging approach natin is light lang. Bakit? Ayaw natin kasing numipis yung pintura. Kasi every time na nag-buffing, may chance ang maubos yung pintura. So, nababawasan po siya ng nababawasan. So, sa new vehicle polish, light lang. Hindi tayo masyado mag-aggressive. So, definitely, mariremove lang yung mga minimal scratches natin. So, hindi tayo masyado hard sa ating pintura. And then, after ito, sir, that's the time na i-wash na natin siya. So, yun. Question so far naman po. Clear naman po tayo. Okay, sir. Balingin lang po ako sa inyo ng initial inspection signature here. Dito na lang po. Na kami mag-paint correction. And mamaya, sir, pakita natin yung difference ng ating kotse. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Yeah.
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Headlights, taillights, even yung chromes natin, yung mga accessories like sun visor, yung ating salamin ay coated. Usually, ang nilang namin kinukoating yung gulong kasi po siya sa goma at hindi ko makapit yung coating dyan. So, we use tire screen or yung tinatawag na tire black. Tapos yung tapalodo, yung wheel wells, at yung ating salamin for the side mirror. Maglagay ng sabon for about 1 week. Pero pwede po siyang mabasa. Yes, definitely. Kasi ang aming ceramic coating ay mabilis matuyok. So kaya kami naka-air conditionize. Kasi kapag mainit, yes sir, mabilis siyang matuyok. So ngayon, if ever na maulanan siya or maambunan siya ngayong araw na to, walang problema. Siguraduhin lang natin mabanlawan kagad siya. Kasi yung ulan, acid rain. So punong-puno siya ng minerals. So once na napabayaan, definitely magkakaroon kayo ng mga marka ng tubig ulan. So, ang gagawin natin, banlaw ng tubig at pupunasan natin siya ng microfiber lamin. So, right. So, tapos sa curing, kapag ka nadumihan, naputikan, nadumihan, tubig lang. Bawal lang tayong gumamit ng sabon at pupunasan natin siya gamit ang microfiber towel. So, right sir, discuss ko na rin yung ating maintenance para sa ating unit. So, paano po ba alagaan ang isang ceramic coated na kotse? Simple lang naman po. So, kailangan natin siyang linisan or pwede kayong magpa-car wash pa rin sa labas at least isang beses sa isang linggo. Regardless po kung madumi siya or hindi, bakit kaya? Well, kasi yung pintura natin ay napakasailan. Lalo na, nasa Pilipinas tayo, ulan-araw, dagdag mo pa ng alikabo. So, malimit na nagkakaroon tayo ng mga dumi. So, best practice, kung gusto siyang malinis, talagang lilinisin talaga siya. Iwasan po natin yung mga habit kapag may dumi, papagpagay nyo siya ng sariling kamay. Kasi yun yung mga ginagawa ng ibang kliyente natin, pinapagpagay nila lang kamay yung mga alikabok. Hindi nila alam, nagkukos sila ng gas-gas. Kasi mga alikabok, mga maliliit yan na bato. Iwasan na rin po natin gumamit ng feather dusters. So kapag madumi or malikabok ang kotse, either hayaan muna or ipapalinis or dilinisan. So, ano po bang mas prefer natin? Kayo ba yung tipong taong naglilinis or napapalinis? Kami po yung naglilinis. Much better yan, sir. Kasi para aware tayo na malinis yung ipinampupunas natin sa ating kotse. So, kapag tayo ang magbe-maintain ng sarili nating kotse, dapat laging tatandaan, laging bukod yung gagamitin nating basahan sa katawan at sa pangilalim. Huwag na huwag natin siyang gawing isahan lang. At kapag ka naman magpapalinis kayo, sobrang busy talaga, I highly required or suggester na magdala kayo ng sarili ninyong basahan pang katawan. So, ano ba yung basahan na kinakailangan natin? So, this one is what we call, ito po siya. Ito. This one is what we call wash mitts. Yes, sir. Ito po yung wash mitts. Ito yung ginagamit pang sabon. So, usually, makikita nyo ito sa car washan, kaso napakadumi na ng ganito mga basahan nila. So, sa sabon naman, sir, bawal tayo gumamit ng Joy, Bareta,
hair shampoo, hand soap, or any kind of sabon na hindi pang vehicle or pang kotse. Ang gagamitin nyo lang is car shampoo kasi ang purpose ni car shampoo ay siya kasi ang magbibigay ng pampadulas every time na nagpupunas tayo para maiwasan natin yung tinatawag na friction. Kasi kapag may friction, sir, kasi sabi ng iba, kapag ceramic coated na ang kotse, no need na for shampoo. Tubig-tubig na lang. Para sa amin, sir, napaka-importante pa rin ang sabon kasi isa siya sa mga makakatulong every time sa pag nagpupunas tayo, maiwasan natin yung pag-iiskisan sa ating pintura. Ayan. So, sa paglilinis, dapat ang proper way sa pagpupunas, lagi lang, diretso, sir. Left or right? Sideways, or pwede rin up and down. Bawal lang po ang circular motion kasi doon natin nakukuha yung tinatawag na sore marks. And then second instruction, sir, dapat kada lipat natin or for every panel, you should clean your wash mitts first or papalitan nyo siya ng ibang wash mitts. So marami kami mga wash mitts, so para kuha na lang kami ng kuha. Mas consistent siya. So question so far, clear naman, sir? Okay, sir, clear naman. Alright. So after natin siya ngayon hugasan, babanlawan, at saka natin siya ngayon patutuyuin. Familiar po ba tayo sa basahang tinatawag na chamois? Chamois, sir. Yung dilaw na nakakapagsipsip ng tubig. So if every month na makakita kayo sa store nun or ginamit sa pintura ninyo, kinakailangan nyo silang sabihan. Kasi yung basahan na yun, nakakaroon siya ng gasgas. Nakagawa siya ng gasgas. So, yung aming may sasuggest for the drying is what we call the microfiber towel. So, yung microfiber towel, pwede na yun, sir, pangkalahatan. Hindi katulad sa pagsasabon, iba-iba yung gagamitin ninyong mga basahan. And then, simula sa araw na to, sir, hindi nyo na kailangan gumamit ng wax or any kind na pampakintab na meron tayo sa ating kotse. So, yung kintab na binibigay ng inyong kotse, ganyan na siya sa mga susunod na taon. As long as you do the proper maintenance. So, yun. Proper maintenance, once a week wash, regardless kung madumi siya rin. Ayan. Ibang sa gulong po, tire black mo yan? Tire blacks, sir, usually... Kasi mga pasa po, meron. Yes po. Usually kami, ang brand na ginagamit namin, sir, para hindi siya greasy, is MTX. So, yun. Kasi ibang tire black, medyo malangis siya. Madikit siya, sir. Di gaya sa mga tire black na maganda yung brand, hindi siya ganun nag-i-stick. Ayan. Tapos, isa sa mga problema pa ng kotse natin is yung ipot ng ibon, dagta. So, iwasan natin siyang tubigan at kukuskusin ang sariling daliri. Meron tayong solution kung saan para matanggal natin siya ng safety, gagamit tayo ng tinatawag na ceramic spray. So, ceramic spray, sir, yun ngayon yung available dito sa aming shop. Siya yung magpapatulong ng ating ceramic coating. Siya ngayon yung magbibigay sa inyo ng booster or kumbaga vitamins ng ating ceramic coating. So, paano ginagamit yun, sir? After natin magpa-car wash or maglinis ng kotse, gamit tayo ngayon ng ceramic spray. Shake natin mabuti, spray natin sa ating microfiber towel. So, kapag sa hood, sir, spray lang kayo kahit mga 5-6, tapos spread natin yung product. Opo. Kapag ka naman, natapos na tayo sa hood, the rest of the panel, isa na lang. Tapos kapag natapos na kayo sa buong pintura, pwede nyo idama yung salamin, mags, headlights, taillights, yung ating accessories na sun visor, wipers, kasi ceramic coated po sila. And take note, sir, ginagamit lang yon every twice a month lang or dalawang beses sa isang buwan. So kapag may mga ipot ng ibon or dagta, kahit madumi siya or hindi, pwede nyo gamitan yan. Spray directly kung saan nagkaroon and then punas using microfiber towel. So, yun. So, available siya sa shop dito, sir, sa amin. Bali, 1,000 pesos siya. Meron din kaming available din na microfiber towel, yung laki na malaki, sir. So, yun, binibenta rin namin yun. 1,000 pesos din po siya. So, kung pupunin yung dalawa, meron pa tayong freebies na microfiber towel. So, bali, 2,000 pesos po siya. Ayan. And mga paalala lang, sir, yun nga, for the drying time, if ever na mabasak siya, bawalan ang tubig. For the curing time, pag nadumihan, naputikan, nalagabukan, tubig lang. Nagka-car cover po ba tayo, sir? Car cover? Hindi po. Okay. So, if ever man magka-car cover, pili tayo na go sa cotton. At dapat bago koperan, lilinisin muna siya. Pero much better din para sa amin kung na tayo mag-car cover kasi
Si car cover, isa din yun sa pinagmumula ng gas gas. And yun lang naman sir, sa warranty naman, meron tayong 5 years warranty. If ever man na magkaroon ng crack or oxidation yung aming ceramic coating, pwede mo siyang ibalik sa amin. We will recoat it for free. Po. Tapos sa amin, optional po na kung gusto niyo magpa-maintain dito sa shop, pwede po yun. Kahit before 7 years or kahit siguro after 7 years. Usually, ang ginagawa ng i-client, every 6 months or once a year, bumabalik sila sa amin for the maintenance. Sine-check namin kung okay pa ba yung coating niya. So, ang ginagawa namin is decontamination wash and coating reboost for only 2,000 pesos na lang po siya. So, kasama na doon yung removal asfalto, removal of marka ng tubig walang sa katawan, brake dust, yung dumi sa singit-singit. So, included na po siya. Ayan. And then, yun lang naman sir. Kapag ka may questions, you can ask pa rin sa Facebook page namin, Ceramic Hub Auto Detailing. We have a motorcycle din, Ceramic Hub Auto Detailing. So, if ever man may mga questions or inquiries, kindly ask pa lang sa Facebook page. We have a pictures also, PM lang send na lang namin or PM tayo sa Facebook page. Okay. So, right sir, yun lang naman po. Thank you so much po and clear naman so far, right sir? Questions so far? Okay sir. Kaya na, clear naman po tayo. Nag-improve naman po ba yung unit natin? Kasi pumasok pa si Shisha, makintab na eh. So, ayun, ang kagandaan niya sir, as time goes by, ganyan na ganyan pa rin yung condition ng paint natin. As long as you do the proper maintenance. Kasi lahat ng bagay ay kailangan bigyan ng maintenance. Kasi once na pinapayaan, definitely, naluluma, nagkakaroon ng mga problema. Kasi nagkaroon ng mga scratches na mabababaw. Gusto niya siyang ibalik sa amin. So ngayon, ibabuffing namin yan. Ang ginagawa namin is coating repair. Sa coating repair, binabawasan natin yung layer of ceramic coating. So saan tayo maglalagay din? So for every panel is 1,000 pesos po siya. So gano'n. Yung panel, kada hati. So yan. So yun lang naman sir, kapag ka may questions, yun lang ka ito. Sorry sir, you can walk around po ulit, you can check na rin po ulit. Thank you so much po. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known. I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?